cuenten que no te atacó. Comieron. Guys, mayroon ka bang kwentong katatakutan? Kung mayroon, ano ang mga yun? Pero bago tayo magkwento ng mga bagay na naranasan ko, nasaksihan ko, mga kababalaghan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, at mag-comment below. At don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Hello guys! Dilingid sa ating lahat na malapit na ang All Saints Day o ang araw ng mga kaluluwa. Yung mga tao na mahal natin, na mga yumauna, kailangan natin dalawin, alalahanin. Paano ba yung mga bagay o memorya na naalala natin habang sila ay, nung sila ay nabubuhay? Dahil malapit na ang pesta ng mga patay, marami ang magkukwento, marami tayong mapapanood ng mga bagay na nakakatakot, mga kwentong kababalaghan. Kung naniniwala kayo, kung hindi kayo naniniwala, yan pong inyong pagpapasya. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga bagay na hanggang ngayon ay naalala ko at kwentong katatakutan na nangyari sa akin noon, at gusto ko pong ibahagi sa inyo. Naalala ko po nung ako ay 7 years old, kapatid ng aking ina ay nakatira sa Marikina. Nagtitrabaho po siya sa isang Universal Textile doon. At sa kasamaang palad po ay siya po ay nagkasakit ng liver cancer, at siya po ay namatay ng walang asawa, walang anak na naiwan, o walang naulila. Dahil malayo yung aming bahay sa Marikina, so napagpasyahan ng bawat pamilya na doon na lang tumuloy sa bahay ng kapatid ng aking ina. So naglamay, maraming tao. So nung araw na inilibing yung kapatid ng aking ina, dahil mga bata pa kami na magpipinsan, ako po yung unang pumunta sa bahay at kumatok. Ang natatandaan ko, walang tao sa loob. Pero ewan ko anong naisip ko ng mga kabataan ko at kinatok ang pinto. So pagkatok ko ng pinto, mayroong sumagot sa loob ng bahay, at ang boses niya ay nanginginig. Narinig yun ng mga pinsan ko at ng tiya ko. Hinatak ako at nagalit sa akin. Ang sabi ng tiya ko, "Bakit kinatok mo? Alam mo walang tao sa loob." Tapos may isang matanda na nagsabi, "Bakit iniwan niyo ang bahay ng walang tao? Dapat nag-iwan kayo kahit isa sa loob ng bahay, dahil hindi maganda yun." So ang lahat ay kinilabutan dahil narinig yung boses nung kumatok ako at sumagot ng sino yan. So tumindig ang balahibo ng lahat. Ako naman po ay namangha, sa murang edad ay
Hindi ko rin maisip kung bakit may sumagot sa loob kung walang tao. So, doon medyo nag-isip ako at medyo nakaramdam ng takot. So, akala ko po doon na magtatapos ang lahat. So, ang bahay po ng aking tiyo ay may second floor. Pero ang second floor po niya, ay ang second floor po ng bahay niya ay makitid o masikip. So, pag-aakit ka ng hagdan, merong maliit na sala na kasya lang sa maliit na pamilya. So, doon natulog yung tiya tiyo po na merong tatlong anak. At doon naman sa pagpasok sa kwarto ng tiyo ko, dahil isa lang yung kwarto niya, ang aking ina, ako sa gitna, at ang aking ama. At doon sa kwarto ng tiyo ko, na may kama, natulog doon yung aking tiya at kanyang iisang anak. So, that time, pagod lahat. Dahil galing sa living, at syempre, dahil kinabukasan, kailangan na namin umalis o umuwi. So, nung gabi na yun, ito na ang nangyari na talaga naman kinatatakutan ko. Kung napapanood nyo sa mga telebisyon, sa mga ghost story, isang kaluluwa. Akala natin effects lang yun o editing lang yun. Pero ako po mismo ang naka-experience, nakakita ng dalawa kong mata sa isang kaluluwa. Noong mga gabing yun, kung nakikita nyo noon na mayroong kumot na shepherd na uso noon, yun po yung kumot na ginagamit ko nung ako pa ay nasa bahay ng aking tiyo. That night nagising po ako. Nung nagising po ako, nakita ko po yung kumot na ikinukumot po sa akin. Hindi ako makakilos, hindi ako makagalaw. Buong katawan ko po parang na-freeze dahil sa takot. Dahil nakita ko na lumutlutang yung kumot at ipinukumot sa akin. So, ang aking mama at saka aking papa ay tulog na tulog. At ang tiya ko doon sa aming paanan na mayroong tatlong anak ay tulog na tulog din. So, nasa ganung sitwasyon hanggang lumapat yung kumot sa aking katawan na hindi ko nakita kung sino ang nagkumot sa akin. Talaga naman kung kayo nasa sitwasyon ko hindi ko alam kung sisigaw o hindi dahil hindi mo maibuka, hindi mo maikilos yung buong katawan dahil sa sobrang takot. So nasa ganong sitwasyon ako, hanggang bigla na lang may sumigaw doon sa kwarto ng tiyo ko. Sumisigaw doon yung aking pinsan at ang aking tiya. At ang sinisigaw nila ay, "Nonoy, Nonoy, sorry, sorry. Nonoy, Nonoy, sorry, sorry." Ang lakas ng sigaw ng pinsan ko at ng tiya ko hanggang nagising yung aking ina, nagising ang aking ama, at nagising yung tiya at tiyo ko na may tatlong anak na sa paanan namin nakatulog. At sabay balikwas at nagtaka at natakot bakit sumisigaw yung tiya ko at saka yung pinsan ko sa kwarto ng tiyo ko. Kung ano yun, sasabihin ko sa inyo. So ang lahat ay nagising na, sumilip sa pintuan ng kwarto ng aking tiyo. Alam niyo ba guys, kung anong nakita ko? Hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi.
aking nakita. Doon sa tapat ng kama ng tiyo ko, doon sa poste, nakita ko ang kaluluwa ng aking tiyo na lumulutang, natagus-tagusan, walang paa. Kung anong napapanood niyo na ghost, ganun na ganun. So nagsisisigaw ang tiyo ko as sumisigaw rin yung pinsan ko na natulog dun sa kwarto dahil nahatak silang pababa sa higaan ng tiyo ko. Ayaw niyang ipahiga yung kanyang kama. Kaya pala sumisigaw sila ng Nonoy Nonoy, sorry sorry. Kasi ang pangalan po ng tiyo ko ay Nonoy. Sumisigaw sila ng sorry dahil hinigaan nila yung kama ng aking tiyo. Hindi po nagsasalita ang kaluluwa. Nakatitig lang ito sa inyo. Tinitingnan niya ang bawat isa hanggang sa ilang minuto ay bigla na lang siyang nawala. So guys, after na nangyari yun, ang lahat na hindi na nakatulog. Humagulgol ng iyak ang lahat. Kaming magpipinsan ay matakot dahil hindi namin maunawaan sa mura namin kaisipan kung ano ba yung nakita namin. So, pagka alas 4 ng madaling araw, nag-alsabalutan kami lahat at iniwan na ang bahay at nagsipag-uwian na kami. So, ayan guys, yung aking karanasan, katatakutan, nawa eh natakot ko kayo. Happy All Saints Day na lang sa ating lahat. So, thank you guys sa pagsama sa katatakutang kwento. So, don't forget to share my YouTube channel. Salamat sa aking mga subscriber na di nagsawa sa aking mga viewers sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. So, maraming salamat guys. Magandang gabi sa inyo lahat.